Yo, what's up guys? Ron here and welcome to Rad Pants Channel. For today's video, let's talk about how to take good care of your fucking PS4 or any other gaming console para masumaba yung buhay nila at hindi agad masira. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa PS4, PC, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pa pwede namin may share para sa inyo. So without further ado, let's start na. Una sa listahan ko is yung UPS or yung Uninterrupted Power Supply. From the word uninterrupted, so ang ibig sabihin nito, kapag nawalan ka ng kuryente, ito yung magsisilbing limited power source para makapag-save ka ng device mo or ma-turn off mo ng maayos yung device mo or yung gadget mo. Kadalasan kasi sa nangyayari sa mga gaming consoles natin, kapag nawalan ng kuryente, automatically mag-shutdown yung PS4 mo. At ito yung kadalasan na nangyayari sa mga PS4 na hindi na nag-turn on or nagkakaroon ng blue screen of death, yellow screen of death, Y-load or V-load, yung tinatawag nila. So, yun yung kadalasan na nagiging problema ng PS4, yung pag hindi na turn off ng maayos yung PS4. Or yung kahit anong gaming console na meron kayo. So using UPS, magkakaroon ka pa ng limited time para makapag-save ng yung game mo at ma-turn off ng maayos yung PS4 mo. Pero yung limited time na yun is tumatagal lang yun minsan ng 5 minutes hanggang 10. Pero depende yun sa UPS kung gano'ng kalakas yung UPS mo or kung branded dyan. So yun yung worth ng isang UPS at nagre-range siya ng minsan nasa 3,000 to 10,000 depende sa battery or brand na gagamitin mo. So based sa research ko, ang lifespan ng isang UPS ay umaabot ng 2 years. Depende yan sa paggamit nyo at depende yan sa brand na binili nyo. Importante din na well-ventilated yung gaming consoles nyo. For example, meron kang cabinet na gusto mong paglagyan ng gaming console mo. Make sure na meron siyang enough space na sabihin na natin meron siyang 5 inches na space sa kaliwa, kanan at taas para makapag-circulate yung hangin at makahinga ng maayos yung gaming consoles. Nakatulong yun para makaiwas sa pag-overheat ng unit ninyo. Kapag nag-overheat kasi isang unit, for example, katulad sa PS4, yan yung kadalasan na nagiging sira kapag inon mo yung PS4 mo tapos maya-maya, bigla na lang siyang mamamatay. Yun yung cause nun kapag nasobrahan ng init, ganun yung mangyayari. So, usually, kapag gano'n ang nangyari, kailangan nyo nang ipa-check yan sa mga technician. So, kung ilalagay mo siya sa cabinet, kailangan huwag mo na siyang patungan ng kung ano-ano sa ibabaw. For example, lalagay mo ng pangtakip sa ibabaw para hindi mo tupyan. Hindi maganda yon kasi lalong hindi pumapasok yung o hindi nagsisirculate yung hangin doon sa paligid ng PS4 or sa gaming console ninyo. So, magandang gawin doon, syempre, linisan nyo na lang every time. Depende sa inyo kung meron sa inyong mga aso. Mas prone yan sa mga alikabok, sa dumi, sa buhok ng mga aso, lalo na kung nag-shed sila. So kung ikaw yung klase ng tao na meticuloso or gusto ng malinis palagi, siguro punas-punasan nyo na lang siya, iwasan nyo palagi na na-expose sa alikabok. Or kung may extra budget kayo, pwede rin kayong bumili ng mga console stand na mayroong built-in na fan para sure talaga na umiikot yung hangin sa paligid ng gaming console nyo. At maiwasan syempre yung pag-overheat. Iwasan din natin pilitin na i-insert at i-eject yung disk ng game. Kasi malaki yung chance na masira natin yung disk tray ng isang gaming console. Ang kadalasan na nangyayari dyan minsan, kapag gusto mo nang i-eject yung disk, hindi na siya lumalabas. So, ang mangyayari doon, syempre, dadalhin nyo ulit siya sa mga technician. So, ang dapat na ginagawa dyan, once na in-insert nyo siya, pabayaan nyo siyang pumasok ng swabe. Tapos kapag nag-eject siya, syempre, iwasan nyo din na hilahin. Okay? At syempre, ang paghawak ng disk, for example, ito yung disk mo, ang paghawak ng disk ay paganito. Kung, di ba, may butas ang disk dito sa gitna, doon mo siya hawakan at saka dito sa gilid. Hindi ganito. Hindi ganito, guys. Kasi magkakaroon ng mga scratches o ng mga dumi. Kung meron kulangot yung dalili mo, magkakaroon ng mga something dyan sa disk mo. Okay? Kaya, dapat, tapang paghawak ng disk ay paganito. Okay? Tapos hila, lagay sa disk. Okay. Wag na wag nyong i-unplug yung gaming console nyo kapag hindi nyo na-turn off ng maayos. Okay? Kasi dyan kadalasan na nasisira ang hard disk ng isang gaming console. Related dito yung pinakauna namin sinabi na kapag nawalan ng kuryente, yun din ang nangyayari doon. Madalas na nasisira dyan is yung hard disk ng isang gaming console.
kung mahal na mahal na mahal na mahal niyo yung gaming console niyo, katulad ko, mas mahal ko yung gaming console ko kaysa kay Nintendo. Turn off niyo nang maayos 'yan. Make sure na i-turn off niyo nang maayos, at habang nagte-turn off siya, hintayin niyo yung mga minsan may loading screen 'yan. Hintayin niyo mag-totally turn off at magmawala yung kulay niyan sa pag, di ba, pag nag-turn off ka ng PS4, minsan may ilaw 'yan. Hintayin niyo mawala 'yan, okay? Or maging kulay red siya at saka niyo siya ilahin. Okay? Katulad din yun ng mga PC na kapag nawalan ng kuryente or in-plug mo ng hindi safe, ang mangyayari dyan, makukorrupt yung operating system or masisira yung hard disk. Ganyan din yung mangyayari sa mga gaming console nyo kapag ganyan yung ginawa nyo. Kaya kailangan magburara, maghintay, turn off na maayos, i-unplug ng maayos, wala. Hindi masisira yung mga gaming console nyo. I'm not sure guys kung aware kayo dito sa hack na to, na ang ginagawa ng iba, for example, hindi na gumagana yung disk nila, nilalagyan nila ng toothpaste dyan, okay, nililinis nila, tapos ang yung iba ginagawa pa, pinapatagal nila for ilang minutes or hours, tsaka nila lalagyan ng ng tubig, tsaka nila i-wash ng tubig, tapos i-insert sa PS4 or sa gaming console. Wag na wag yung gagawin yan, kasi malamang pwedeng masira yung gaming console nyo. Hindi lang gaming console, syempre pati yung disk ninyo na binili nyo ng pagkano bang minimum ngayon ng game. Parang tingin ko parang 500 data minimum or 400. Kung ayaw nang gumano ng game, tignan nyo lang kung may mga dumi. Punasan nyo lang sila ng microfiber, dahan-dahanin yung pagkano. Huwag lang masyadong ma-press. Basta tamang punas lang, mawala lang yung mga scratches or yung mga dumi. Huwag lang yung mga deep scratch na tipong pag inawakan mo na siya, mararamdaman mo na yung scratch. Wala nang ano doon, wala nang remedyo doon. So, yun. May mga times na kailangan nyo i-update yung game nyo or yung PS4 nyo mismo. Kailangan nilang i-update yung firmware. Kasi kadalasan, yun yung way nila para ma-fix yung mga bugs or mga glitches ng gaming console. So, make sure na kapag nag-a-update ng isang gaming console, huwag nyong papatayin or i-force na i-unplug, guys. Diyan nasisira yung firmware o diyan nakokorrupt yung isang gaming console. So, kung matagal ang pag-update ng inyong gaming console at kailangan nyong lumabas or kailangan nyong gumimit, kung meron kang kasama sa bahay, make sure na mag-iwan ka ng note na nag-update yung PS4 mo, at importante yon kaysa sa buhay nila. Siyempre, ito lang. Para may idea din sila na hindi pwedeng tanggalin sa saksakan yung gaming console mo. Minsan kasi nakasleep yan or minsan nag-hibernate, pero nag-update pa rin siya. Importante itong update na to, guys. Sobra, kasi once na masira yung PS4 nyo or gaming console nyo, wala. Punta ulit tayo kay Tech. Palagi nyo rin dapat nilinisin yung gaming consoles nyo. Since sinabi ko sa inyo na well-ventilated dapat yung mga gaming console nyo na merong space, syempre magiging prone yan sa mga alikabok. At kung may pet kayo na mga aso, syempre kung shedding season sila, mas maalikabok yan, at syempre mas lalong kakapitan ng dumi yung PS4 or gaming console. Kadalasan nagkakaroon ng build-up yan ng mga dumi malapit sa fan, at tapos nagiging cause yan ng hindi pagpasok ng hangin sa gaming console nyo. At eventually, magli-lead sa pag-overheat kahit na meron niyang malawak na spasyo. So, make sure na palagi niyong lilinisin niya. Tignan niyo yung mga gilid-gilid, lalo na yung may mga fan, yung mga sa ilalim, tignan niyo. Ako, ang ginagawa ko dyan, bina-vacuum ko siya. Hindi yung sobrang higop na vacuum. Kasi may yung vacuum namin, merong mga number 1, 2, 3 para electric fan. Yung pinaka-mild lang na tipong kaya niyang higupin lang yung mga dust sa PS4 ninyo or sa gaming console. E, pwede rin kayong gumamit ng mga ginagamit sa mga DSLR, yung pangbuga. Tapos may maliit na ganun. Pwede rin kayong gumamit ng mga paintbrush para mascoop nyo yung mga dumi sa mga gilid-gilid. Ayun. In short, kailangan nyo din talagang linisin yung mga gaming consoles nyo. Minsan ba napapansin nyo na merong langgam yung mga gaming consoles nyo? Ako, guilty ako dyan kasi padalas ako makakita ng mga langgam around my table. Pero guys, huwag nyo nga hayaang may langgam yung mga gaming consoles nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi ang unang tinitira or unang ini-invade ng mga ants sa inyong gaming console is yung power supply. Hindi ko alam kung bakit, hindi naman sila matamis. Siguro attracted lang sila masyado sa mga maiinip na bagay. Kasi ganyan din sa PC, sa TV, sa gaming console at kung ano pa, talagang attracted sila sa mainit. Para maiwasan nyo na lang din na magkaroon ng langgam sa gaming consoles nyo or kung sa ibang parte ng table ninyo,
huwag na lang siguro kayong kumain sa workstation nyo. Or kung kailangan nyo talagang kumain sa workstation nyo, make sure na meron kayong place mat or something na ganyan para mas madali nyo siyang makuha. Tapos, after nyo kumain, syempre, punasan nyo. Gamitan nyo na lang din ng sabon para mas malinis yung workstation nyo. Tapos, lagyan nyo ng alcohol or spray nyo ng Lysol para mawala yung scent or amoy ng ano nyo, ng kinain nyo. At isa pa guys, napansin ko sa mga langgam, sa behavior nila kung kailan sila lumalabas, kadalasan lumalabas sila summer. Siguro dahil naghahanap sila ng pagkain para pagdating ng tag-ulan, meron silang na-imbak na pagkain. Kung wala kayong time para maglaro at hindi niyo magagamit yung gaming console nyo for a week, for a month, or for a year, itago nyo na lang siya ng maayos, pwede nyo ibalik sa box niya or i-cling wrap nyo para hindi pinapasok ng mga kung ano-ano like cockroach or mga langgam at kung ano pang pwedeng makapasok dyan at i-invade ang inyong gaming console. At isisingit ko na lang din guys, pwede nyong gamitin yung controller nyo, DS4, kahit anong controller yan ng gaming console, pwede nyo silang gamitin habang nag-charge. Kasi nabasa ko somewhere na pwede mo talaga siyang gamitin habang naglalaro. Kahit nag-charge pa siya. Hindi masisira yan unless peke yung binili mo. At binil talaga yung mga ganyang controller para sa akin, laruin, i-charge habang nilalaro. At yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Please do like, subscribe, and hit the bell button para update kayo sa tips and tricks namin about sa PS4, PC, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa pwede namin ma-share para sa inyo. Hanggang sa sunod na video guys, paalam!